Hello mga best, nandito na naman po tayo muli. Ito na naman po uli si Sandy Rivera and welcome to my channel. Ngayon po ay maglilinis tayo dito sa harapan ng bahay kasi diba isang buwan, mahigit na isang buwan na hindi kami nakakapunta dito sa countryside. Ayan, nakikita nyo, marami na mga damo na tumubo. Ito, sa harapan ng bahay. Bali, dito pagka summer, pagka mainit, dito po kami sa harapan kumakain, sa harapan ng bahay kami. Dito po kami nag-grill. Yun. Bali, lilinisin natin ngayon ang harapan ng bahay na to. Ito yung gamit ko pala para tanggalin yung mga tumubo na grass dito sa harapan ng bahay para mabawas-bawasan ba. Yun, kasi bukas naman po ay uuwi na kami sa Paris. Di ba sabi ko sa inyo ay nahirapan kasi ako dito medyo sa internet. Bali, sasama na lang ako sa kanya kasi baka hindi siya makauwi dito dahil nasa lockdown. Bali, dalawang buwan akong mag-isa dito sa outside. So, mahirap naman. Ayan, bali. Yung lupa ba? Malambot yung lupa. Para mabawas-bawasan lang yung mga dahon-dahon dito. Ito nga po pala mga best. Ano bang tawag dito? Bali, siguro kilala nyo itong damo na to. Damo na to. Yun. Ito yung damo na ayan, bali. Yan po yung ano niya. Yun, ito yung kasi nakalimutan ko kasi yung pangalan nito eh. Yun. Ito yung ano, bulaklak niya ha. Basta yan, kung mapapansin nyo, ito po yung pinakang dahon niya, tsaka bulaklak niya. Ito po ay, ang roots po nito ay gamot po sa liver. Gamot po siya sa liver, yung roots nito. Yun. Bali, nung mga nakaraang taon, ang dami ditong tumubo sa labas ng bahay, pinag-kut-kut ko yung mga roots niya, bali inano ko, binilad ko po sa araw. Then marami. Binilad ko sa araw tapos dinala ko ng Paris, bali. Gamot po siya mga best sa liver. 'Yon, sa may mga sakit sa liver. Alam niyo naman sa Pilipinas, uso din naman yung hepatitis. 'Yon. May case ng mga ganyan. Yan po ay marami dito. Marami dito sa France ng ganito. Oh. Di ko lang naalala yung pangalan. Anong pangalan yan? Comment nyo na lang po yung pangalan, bali, sa baba. Kung anong pangalan nito. Marami po nito dito. Sa France. Ito nga, halos lahat ng mga tubo nito, tumubo dito sa bahay, ganyan. Kaso hindi ko naman pwedeng palakahin. Bali, kumuha ako yan doon sa kabila ng bahay namin, sa may street lang. Kasi marami sa labas. Tumutubo. Hindi naman bawal putputin mga bes. Talagang tinatanggal. Dito kasi, ang mga gamot-gamot na herbal ay nabibili sa pharmacy. Hindi kasi uso dito yung mga laga-laga ng ganyan. Dito uso yung mga ready, ready inumin na laang. Lalagyan mo na lang ng mainit na tubig. Hindi dito uso-uso yung mga laga-laga na ganyan. Marami pang trabaho. O yun. Bali, ayan, natatanggal ko yung lahat ng mga
Kasi pag hindi ko naman tinanggal lahat, ang dami ang kakapal dito. Na alam nyo naman, ako'y makakalimutin. Mga pangalan ng ano, madali akong makalimut. Ang aking palalabs. Yun yung hindi ko lang nakakalimutan. Halos lahat. Lalo na mga bagay-bagay na mga ganito, mga ano. Madali kong makalimutan. Nasa dulo ng dila ko eh. Hindi ko lang maalala. Ano ba yun? Ngayon, mamaya pag naalala ko mga best, sabihin ko sa inyo. Ayan, marami dito. Halos lahat ng mga tumubo dito is ganyan. Mauubos ko rin itong tanggalin hanggang mamaya. Yun. Kasi naman sa atin sa Pilipinas siguro ewan kung merong ganito, bihira siguro. Ang karamihan po nandito niyan dito sa probinsya, marami yung dahon ng ganito. Tapos yun nga din, nabasa ko din pala mga bes sa website na yung dahon pala nito is kinakain, ginagawa rin salad. Pero sa ano niya, yung sa roots niya na ginagawang ano bang tawag diyan, herbal. Yun nga yung gamot sa liver. At ang dahon nito ay ano din, ginagawang salad, kinakain ang dahon nito. So yun, double na gid. Pwede mo siyang kainin at pwede mo siyang ilagay yung roots niya. Ay nako, medyo ayun. Palibasa yung isa, si Puti ay nasa kabilang bahay, nag-aayos ng computer doon. Nag-i-install siya ng ano bang tawag siya? Yung computer o yung mga ano, kasi yung trabaho niya sa hindi lang sa mga ano, yung trabaho niya kasi sa computer, sa mga taga-install ng ano, nag-install din siya ng camera, ng yung surveillance, yung sa mga ano, nag-i-install din po siya. Ayun. Yun nga talagang ayaw niyang makisama. Ayaw mag-expose ng kanyang mukha sa media. Kaya po ganyan siya. Bali, ayan. Ayan, marami na rin akong nakutkot. Kita nyo yan. Mamaya, bali tatanggalin ko na lang siya. Bali, yun. Tatanggalin ko na lang siya. Kasi marami pa. Marami pang tumubo. Marami ito. Ayan mga bes. Nakikita nyo naman. Ngayon ay hapon na. Kasi naman nung nung bata pa ako mga bes, siguro ay mga elementary pa lang ako, natuto na po talaga akong ano, sa bukid. Ang tatay ko nun may bukid. Yun. Ang lawak pati ng bukid nun pag nagtatanim siya ng mais. Bali talagang nagtatabis kami ng damo, nag-aalis kami ng damo, nagtatanim kami ng damo. Tapos pag nag-aani ng mais, yun, sanay po ako sa trabahong bukid. Kasi din, doon ako lumaki. Tapos nung bata pa ako,
yung mga elementary pa lang ko talagang pag ako'y naghakot ng mga kahoy, talagang ganyan siya kalalaki oh, na kahoy na ang hahaba, talagang lalagay mo yan sa ulo mo, papasanin mo o kaya sa balikat mo, bali malayo ang lalakarin kasi nasa taas nga kami ng bundok eh. Yun, bali naaalala ko yun. Naaalala ko yung ano, nung aking mga kabataan ay ganyan po kami. Tapos ang ulam namin nun ay asin, o kaya, ano bang tawag dyan? Alamang, yun lang. Kung ano pang lagang gulay dyan. Yun. Minsan nun mga best, ang kanin namin, ano eh, yung mais ba, yung ginawang kanin, yung pinadry, dinadry siyang mais, tapos ipinagigiling, yun yung bali kanin, ginagawa namin kanin nung mga, ano pa lang kami, mga teenager pa lang kami. Bali yun, ang kanin namin. Naranasan ko yung mga ganun. Pag wala naman talaga kaming, ano, pag wala naman talaga kaming, talagang kanin, o wala na kaming dry na mais, minsan ano na lang, minsan yun na lang ang pagkain namin, yung papaya lang, papayang gulay, walang kanin, yun na lang. Ayun. Yan ang aking mga karanasan ng ako'y bata pa. Minsan pag kumakain ako niyan, susko. Minsan na, syempre, sa hirap ng buhay, minsan nakakaiyak din ha, nakakaiyak. Habang kumakain ka, iniisip-isip mo, lagi na lang ganito, lagi na lang ganyan. Sa hirap ng buhay, nakakaiyak sa araw-araw, hindi ka man lang makakain ng masarap na pagkain. May mais, gulay. Kasi ang dry na mais pa naman, medyo... ano siya, mga matalim ba? Pag na-dry ang mais na gawin mong kanin, matalim. Tapos yun ang kakainin mo halos araw-araw yun. Medyo, hindi, mas masarap pa rin ang kanin kasi sa mais na dry eh. Kaso syempre sa hirap ng buhay, wala. Talagang, ano, hanggang naka-abroad ako, pinangarap ko rin to, maka-abroad. Pero, sa awa ng Diyos, hindi nagaya noon. May kunti pa naman din ngayon, at least hindi kagaya noon ang kahirap ang buhay namin ng mga anak ko. Kahit papano, eh, nakatikim din ng isda, ng karne. Yun, kahit, kahit papano, nakakatikim din ng ganun na syempre sa ngayon, crisis ngayon, kailangan natin talagang magtipid. Lalo pat walang trabaho. Kahit saan naman sa mundo, ang hirap ng trabaho. Eh lalo na ako, halos magdadalawa ng taon akong walang trabaho. Yun. Paminsan-minsan ay maka-extra-extra naman ako ng trabaho. Yun ang pinapadala ko sa mga anak ko, sa mga bata. Kasi nga din yung panganay ko noon, nung nagtrabaho ay wala din. Ngayon may maliit-liit siya na tindahan na binabantayan. Sabi ko, kung magkatrabaho ka, magkakasakit ka, yung sahod mo na 400 ang isang araw, pamasahin mo, pagkain mo, magkano lang matitira sa'yo pag nagkasakit ka, wala, kulang pa pambayad sa ospital. Bali, ito na lang, best. Medyo marami pa akong lilinisin. Maraming hulog na ano. Eto, yun ang aking nakutkot na lahat ng mga dahon-dahon. Ito mga, bali tatanggalin ko na lang ito. Oh.
Bali siguro ito na yung ano, marami pa akong gagawin na lilinisin at ito hanggang dito na lang uli mga best. Paalam sa inyo and bye-bye, salamat and God bless. Please paki-subscribe ka na rin po sa aking YouTube channel. Bye-bye at baka ito mapakiusapin. So yan muna mga best, hanggang sa muli. Bye-bye. God bless you all.